ito ang Rusi RFI 175. I am the king and will not be. Magkano na lang ba ito ngayon at kung sulit pa ba itong bilhin? For this video is pag-uusapan natin ang tungkol sa motor na to. Gagawa natin ng walk around kung ano ang meron sa motor na to at kung sulit pa bang itong bilhin. For this video is andito tayo ngayon sa Rusi Baez Press na kung saan i-features natin itong Rusi RFI 175. So shout out sa mga Rusi staff dito sa Baez Press at sa kanilang supervisor na nag-allow sa atin na ma-review itong kanilang Rusi RFI 175 na napakaganda at napakapuging motor. Kung meron man kayong gustong motor na gawan ko ng review ay i-comment nyo lang sa comment section. Pagdating naman sa engine specs nitong Rusi RFI 175 new version ay meron po itong 175 cubic centimeter engine displacement at naka single cylinder po ito, single overhead cam, air cooled, naka electronic fuel injected kaya matipid na rin itong motor na to at syempre naka automatic CVT. Ang kagandahan dito ay meron na nga po siyang electric anti-start. So kung malubat ang battery mo ay meron ka pang option na kickstart. Hindi ka talaga maaberya sa biyahe mo kapag nalubat ang battery mo. At meron itong kakayahang maglabas ng maximum power of 11.53 horsepower at 8,000 RPM at maximum torque naman na 12.4 Nm at 5,000 RPM. Meron din itong compression ratio na 9.5:1 at bore stroke na 61.5 by 57.8 mm. Itong Rusi RFI 175 ay sa tingin ko ito yung pinakamurang maxi quote ngayon sa market. Maganda ito pang long ride dahil meron po itong visor sakto lang sa taas at pupwede na to para hindi ka direktang matamaan ng hangin kapag nasa high speed ka na takbo. At kung titingnan mo ay napakaganda talaga itong Rusi RFI 175. Naka matte finish po ito at napakaganda ang pagka finish niya. Naka split type po ang kanyang headlight at ang kagandahan dito ay gumamit po ito ng projector at tig dalawa po ito magkabilaan, so apat lahat. At kagandahan dito ay meron po itong DRL or yung tawagin ay daytime running light. Kagandahan dito ay mas malakas itong bumuga ng ilaw. Kaya naman siguradong mas maliwanag ang biyahe mo dito tuwing gabi. At dito naman sa ilalim ng kanyang headlight ay para bang meron itong carbon finish touches dito at nakadagdag pugi naman siya sa motor. Parang highlight siya sa motor na to yung kanyang carbon finish na looks. Patulis po ang design ng kanyang harapan. Kaya naman mas maangas siya ditong tingnan at mas lalong agresibo siya compared sa mga ibang Maxi Scoot na branded. Wala na talaga akong masabi kundi napaka-compact niya at sporty ang dating. Ito naman yung kanyang signal light. Naka-LED na rin ito kaya naman mas lalong visible ka nga dito kapag nakasignal ka na. At nakalagay po ito or nakaposisyon ito sa gilid ng kanyang bearings. Kaya naman iwas ito sa mga sagi-sagi. Ito naman yung kanyang front fender at napakaganda ng kanyang design. May sticker din dito nakalagay na combi brake at kulay puti po ito. Maliit lamang po ito kaya naman napaka-minimalized lang talaga ng mga decals nitong motor na to. At dito naman sa harap ay meron din ditong logo ng Rusi. Matibay din itong front fender niya at maganda itong pagkagawa. Maganda ang pagka-finish ng pintura na matte black. Magkabilaan naman yung sticker na combi brake. Pagdating naman po suspension niya sa harap ay naka-telescopic po ito at meron po itong 240 mm na sukat. Kagandahan dito ay meron na din itong kasamang rubber boots na kung saan pang takip ito sa telescopic na hindi direktang matatamaan ng mga alikabok o iwas gasgas yung telescopic mo dito. At dito naman sa kanyang outer tube ay naka-glossy finish po ito at meron na din itong katabing reflectorized na kung saan nakadagdag pugi sa motor. Ito po yung kanyang brake hose sa harap. Dalawa po ang kanyang brake hose kaya naman napakaganda talaga ang kapit nito at meron po itong tatlong piston caliper. Disc brake na din ito at wala pa rin po itong ABS. Kaya naman maganda sana kung lagyan nila ito ng ABS ng Rusi. Pero kagandahan dito ay naka-combi brake system na siya. Ibig sabihin na pag preno mo sa harap ay may kasama na siya sa likod. 70-30 po yung hatian ng braking system nito sa combi brake. U1 po ang ginamit nila na suspension sa harap at alaman naman natin na itong U1 suspension ay maganda ding klase. Matibay ito at maganda magbigay ng ride. Naka-flower design po ang kanyang disc at mas maganda ito. Ito naman yung brand sa gulong na ginamit nila dito sa Rusi RFI. Gumamit sila ng Timson tires at matibay naman ito. Maganda yung pagkagawa at meron itong sukat na 110-70-13 sa harap. Ito yung itsura niya sa harap. Napaka-brusko niyang tingnan at napakalaki. Talaga naman magugustuhan ito ng marami. Dito naman may nakasulat din
ito or may decals nitong 175 ay dahil yung fuel system nito ay naka-electronic fuel injected na nga po ito. Ibig sabihin, matipid ito sa gasolina. Naka-upright position ka nga dito kapag ikaw ang nagdadrive. Kaya naman, di ito nakakangalay ng braso. Maganda ito pang long ride dahil iwas ngalay ito ng ating braso. Ito naman yung kanyang upuan. Malambot siya at magandang leather yung ginamit dito. Kaya naman, magiging komportable talaga ang biyahe mo kapag sinakyan mo to. Meron na din siyang matibay at magandang grab bar. Putol po ang kanyang grab bar pero matibay ito. Pwede itong pagtalian. Kung meron kang karga dito mo siya itali ay pwedeng pwede ito kasi matibay yung materialis na ginamit dito. Naka-glossy finish black pala yung finish na kulay dito sa kanyang grab bar. Kaya naman mas lalong highlight siya sa motor. At ito naman yung mga pindutan sa left side ng manibela. Ay para sa busina, sa kanyang signal light at pati na rin sa kanyang high and low ng kanyang headlight. Pero wala pa rin siyang path light. At ito naman yung mga pindutan sa right side ng kanyang manibela. May push start dito para sa kanyang electric start, switch ng kanyang ilaw at may hazard switch na nga rin ito. At yung mga rubber na ginamit dito sa kanyang hand grip ay sobrang kapit. Magandang klase siya at malambot naman. May decals din dito nakasulat na QC pass. Kulay silver po siya. Naka-rough finish po yung cover or yung layering sa kanyang manibela. Sobrang angas naman yung kanyang manibela. Napaka-unique po siya. Siyempre mataas siya. So hindi ito nakakangalay ng mga kamay mo. Kagandahan dito sa motor na Rossi RFI 175, kagaya ng mga nagsilabas ang mga scooter ngayon ay naka-keyless version na nga din po ito. Hindi katulad ng mga naunang version nito na disusi pa rin siya. Ito rin naman yung kanyang meter panel. Naka-fully digital na nga din po siya. Maganda siya at kumpleto ito ng mga information na kakailanganin mo sa iyong biyahe. Yung kanyang floorboard naman ay hindi kagaya ng mga ibang scooter na naka-flatboard po siya. Makalaki yung kanyang floorboard. Yung space niya is napakalaki talaga. Ito is para siyang design ng mga EDV na merong parang may liig po siya at dito na rin yung kanyang tangke. At pagdating naman sa taillight ay napakaganda talaga nitong taillight ng Rossi RFI 175. Napaka-unique at naka-LED na nga din po ito. Kagandahan dito is maliwanag yung buga niya ng ilaw. At meron na nga din po itong plate light para makikita yung plaka mo tuwing gabi. At kagandahan dito ay may reflectorized na po siya sa kanyang rear fender. So dagdag visibility ito lalo na kung ikaw ay babiyahe tuwing gabi. At dito naman may 3D emblem po siya sa kanyang side clearance at ang nakalagay ay RFI 175. Napakaganda ng font na ginamit dito. Kagandahan dito sa RFI 175 na kapag nalobat yung battery mo ay mapapaandar mo pa rin siya dahil mayroon pa rin siyang kasamang kickstart. So dual purpose po ito. Kahit malobat man yung battery mo sa gitna ng biyahe ay hindi ka talaga maaaberya dahil meron ka pang second option na kickstart. So malaking tulong ito. Para naman sa kanyang suspension dito sa likuran ay naka dual shock absorber din po itong Rossi RFI 175. Maganda naman yung kanyang bounce ng kanyang shock at siguradong sigurado na magiging komportable talaga ang biyahe mo dito sa Rossi RFI 175. Nakakulay itim po siya. Isa sa mga downside po dito sa RFI 175 is naka air cold pa rin siya. So mas maganda ito pag in-improve ito ni Rossi na gawin nila itong water cold. Kasi sa mga nakikita ko ngayon, in-improve na talaga ni Rossi yung kanilang mga motor. Ginawa na nilang water cold yung mga naka air cold nila na scooter. May nagsilabasan sila ngayon na bagong mga unit. Ito naman yung apakan para sa backrend nyo. Maganda yung materials na ginamit at maganda siyang pagkagawa. Ito naman yung kanyang muffler. Naka matte finish din ang kanyang kulay. At meron na rin itong kasamang heat guard. Maganda yung heat guard niya, makapal at may design itong para siyang rough finish siya. Matibay naman siya, maganda yung materials na ginamit dito. Kaya naman mas matibay at secured yung mga paa mo dito. Karamihan sa mga nagsilabasan ngayon ng mga scooter kagaya ng mga Aerox, ng mga Honda Click ay naka drum brake pa rin siya sa likod. Kaya naman itong Rossi RFI 175, maganda ang kanyang braking system dahil naka disc brake na nga din po ang kanyang likod. Meron itong single piston caliper. Alam naman natin na mas makapit talaga yung mga disc brake kumpara sa mga drum brake. Mas advantage po siya pagdating sa stopping power. At ito naman yung gulong niya sa likod. May sukat itong 130-70-13. At Timson pa rin yung ginamit nila na gulong dito sa likod. Maganda yung pagka-design ng kanilang spikes. Available po ito sa mga Rossi branches. At kung taga Negros Oriental ka, available po ito ngayon dito sa Rossi Bae. So kung gusto mo mag-avail dito sa Rossi RFI 175, ay pumunta na lang po kayo sa pinakamalapit na Rossi branch or dito sa Negros Oriental, pwedeng-pwede po ito sa Rossi Bae. Sa presyo naman po niya ay may SRP po ito na 97,000. So sulit naman siya sa ganitong presyo at sa
kanyang mga features sa kanyang design para sa ganitong kategory ng mga motor ay napakaganda na at napakasulit sa ganong halaga. Sa 97,000 mo ay may maganda ka ng maxi scoot na motor na pwede pang long ride, pang endurance at meron itong relax riding position. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Mag-avail na kayo at pumunta na kayo sa mga pinakamalapit na Rusi branches.